The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciples there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciples, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Joys are shallow, but sorrows are deep. Joys are shallow, but sorrows are deep. Why? If you keep on listening to a joke being said and repeatedly being told to you, later on you will not laugh anymore. Pag paulit-ulit yung joke, sasabihin nyo, corny naman. Pero bakit? Kapag ang kwento ay tungkol sa hira, pagdurusa, patuloy ang pagluha. Patuloy ang pagluha. Palagi ko yung sinasabi, pag kayo ay mayroong sakit sa kalooban, at hindi nyo pa yan naikukwento, hindi nyo pa yan naisusulat, ibig sabihin nakakulong pa kayo dyan. You are in bondage with your sorrows. Kailan ko malalaman na ako ay malaya na sa isang pangit na karanasan? Kapag ako ay malaya nang naikukwento ito at akin itong napapagtawanan. Pero kung ikaw ay patuloy na lumuluha, habang inaalala mo ang mga malulungkot na yugto na iyong buhay, ibig sabihin, ikaw ay alipin pa ng iyong karanasan. Wala ka pang natututunan. And there are shallow sorrows and deep sorrows. The shallow sorrows are talkative sorrows. But deep sorrows are silent. Silent. May mga sakit na ipinagbubunganga sa wikang Tagalog. Pero may mga sakit na itinatago at iniluluha. Yan ang katotohanan ng buhay. Kung mayroong tatlong level ng kasayahan, mayroon din tatlong level ng kalungkutan. Ang alin yun? Yung kayo po ay, sabi nila, umiiyak. Yan ang unang level, the first level of sorrows, you cry. The second level, the deeper one, is when you are moved in silence. Yung mga nakikita nyo, yung mga namamatayan, na tahimik, nagmumukmok, hindi kumakain, malalim ang sakit niyan. Malalim ang sakit. Pero yung mga umiiyak, mababaw lang yan. Nakakaiyak na eh. Mababaw na lang. Pero, the deepest type of sorrows is when the person begin to cry and sing. Yung hindi mo lang iniluluha, bigla mong inawit. That's why the book of Psalms are manifestations of extreme joy and extreme sorrows.
pag inyo pong binabasang aklat ng mga awit at inyo pong pagninilayan, ramdam ninyo yung saya ng pagkakasulat ni David at alam mo rin yung pagkakasulat sa panahon ng kapighatian at pagdurusa. Bahagi ng pagkatao ang kalumbayan, ang hinagpis, ang sakit, bahagi yan. Walang sino mang matatag na tao ang hindi lumuha. Maraming ama, para ipakita lang nila na sila ay malakas sa mukha ng kanilang asawa o anak, ang kanilang mga pagluha ay tinatago. Saan? Sa banyo o kaya ay pag natutulog. Lahat ay lumuluha. Maging ang Diyos ay lumuha. Sapagkat ang iyong karanasan ay hindi lamang nasa utak, kundi nasa kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, today we are... It's ironic when we say we celebrate the feast of Our Lady of Sorrows. We are being reminded, the church is being reminded that the Mother of God is stood with us. She is standing and accompany us in our own sorrows. I remember a story of a child who was crying because very hungry. Gutom na gutom ang bata. Mababasag ang puso mo. At alam mong gutom siya. Pero nung siya ay kalungin ng nanay, tumahan ang bata. Tumigil sa pag-iyak. Sapagkat sadyang mayroong pagtatagpo sa wikang pilosopiya, yung pagtatalaban ng puso na sa gitna ng iyong kalumbayan, sa gitna ng iyong kalungkutan, ang yapos ng ina ay sabi nga, nagbibigay ng lunas. Kaya nga, kung meron man tayong sakit sa mundong ito, kung meron tayong sakit, ang pinakamalalim na sakit ng bawat isa ay ang pagkakamali at pagkukulang ng ating ina. Inuulit ko, kung meron man tayong sakit, sama ng loob, sugat, sa ating mga pagkatao ay yung kawalan ng pagmamahal ng sariling ina at pagkukulang ng sariling ina. Hindi ko rin naman maintindihan kung bakit may mga ina na grabe ang pasakit na pinaparamdam sa kanilang mga anak na babae. Yan ang hindi ko maintindihan. That most daughters suffer from the lack of love of their own mother. Maybe the mother is so afraid that what had happened to her might happen to her daughter. Pero walang idudulot na mabuti ang kawalan ng pagmamahal. Kung inyong kakausapin ang napakaraming babae, kung meron man silang sugat na malalim, hindi sugat mula ng asawa, kundi sugat mula sa sariling ina. Pero, huwag niyo sabihin mga anak, totoo yan. Totoo talaga yan. Pero kung meron ding sugat ang sariling ina, ay dulot din ng sariling anak. Kayang tiisin ng isang ina ang sugat na dulot ng sariling asawa. Pero ang panghabang buhay na kalungkutan ay dulot din ng sariling anak.
ang laman ng aking laman, ang dugo ng aking dugo. My dear friends, my brothers and sisters, what can we learn from today's celebration? Number one, Mary never abandoned her son. He stood by him under the cross. And hopefully mothers, that in spite of the many pains and sufferings, you are a mother that will stand in the suffering of your children. Not that you caused it, but you accompany them. Sometimes you cannot prevent the sorrows of your own children, but hopefully you are not the one who will be betraying your own children and abandoning them. Ang unang katuruan sa araw na ito, na mga ina ay matutong tumayo para sa kanilang mga anak. That you will not cause the pain of your children. That whatever pain you have created, you will be humble enough to heal it by being humble enough to say, I'm sorry. And third, the children will be humble enough to embrace your own mother, accepting that no mothers in this world is perfect. Walang perpektong nanay. Marami ko yung beses sinasabi, kung may perpekto man ngayon, apelyedo na lang. Huwag niyong tatawanan ang sugat na hindi niyo pa kayang harapin, banggitin, ikwento, sapagkat kayo'y nakakulong pa sa pangit na kahapon. Let us ask the intercession of Mary, our mother, to heal us of our wounds. And it is not a sign of weakness when sometimes we cry. It is never a sign of weakness when we accept the pain, the frustration, the loneliness that we encountered in life. Even the greatest warrior cries. Even the greatest warriors cry. My dear friends, my brothers and sisters, I have said this many times, if you want to walk fast, you can walk alone. But if you want to walk further, we have to walk together. Not only in times of laughter, but in times of grief and in times of sorrows. Wala kang saysay na kaibigan kung sa tawanan lang kita nakakasama. At sa panahon ng pagluha, hindi kita makita. Nagbibiruan ang magkakaibigan, sabi niya, totoo yan. Nung nawalan ako ng trabaho, nandun ka. Nang iniwan ako ng aking asawa, nandun ka. Nang nabaon ako sa utang, nandun ka. Nung ako'y nagkasakit, nandun ka. Nung ako'y nabigo, nandun ka. Sa lahat ng aking pagluha, nandun ka. Alam ko na ang kasagutan, ikaw ang dahilan ng lahat. Kasi nandun ka eh. No. Hindi naman pwedeng puro sa pagluha lang. No. Hindi naman pwedeng pagluha lang. A brother priest said this, when I saw my mother who has given me away, pinaampon siya ng nanay niya. When I saw my mother who has given me away, in a little barong-barong, cooking something, at nung siya daw ay nagpunta na, sabi niya, nanay ko ito.
Matagal na niyang hindi nakita ang kanyang nanay kasi maliit pa lang pinamigay na siya. At nang siya'y dumating doon, ang matanda ay hindi nagtanong, sino ka? Sabi ng nanay, maupo ka. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Naghain, nang sinain, at ang ulam daw ay ginamos. I do not know if you know what is ginamos. Yun po, dilis, dilis. Anyway, sabi niya, nagsama ang luha at ang alat ng ginamos. Pero sabi niya, the tears flow because of the pain, but sometimes you allow your tears to flow so that healing can take place. Do not be afraid to cry. Even the warriors, the greatest, shed tears. God said, I will wipe your tears. He never said, I will not make you cry. We have a mother who journeys with us. Let us hold her hands and allow us to reach our own destiny. Amen. We would like to thank everyone for joining us in our second day of Novena in honor of Saint Padre Pio Petrocina. My dear friends, my brothers and sisters, shallow sorrows are talkative, deep sorrows are silent. I would like to honor the people that in spite of their sorrows, they have remained faithful. Sa gitna na kailang mga pagluha, patuloy silang tapat sa kailang mga pagkatao. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.